Kabanata 255. Inamin niya na siya ay isang walang kabuluhan. Bumagsak si Jada nang umamin siya. Pagkatalo, na ikinagulat ni Lavory at Abby. Blanco silang nakatitig kay Cyrus in a state of complete kawalang paniwala. Nagulat sila hindi dahil kay Jada. Ay inamin ang pagkatalo, ngunit sa halip, dahil sa kung ano ang Cyrus nag-remark lang. Talagang lampas sa kanilang inaasahan na si Cyrus, isang ordinaryong estudyante sa kolehiyo na mukhang alam wala tungkol sa mga alpha. Maari talagang pag-aralan at hulaan ang kalalabasan ng kompetisyon sa pagitan ni Jada at Wyatt. Natuto rin si Margot tumugtog ng alpha noong siya ay isang bata, ngunit hindi siya umabot sa antas kung saan matukoy niya kung kay Jada o kay Wyatt naging mas maganda ang performance. Never in her wildest dreams did she expect Cyrus upang maging napakahusay sa alpha hanggang sa puntong kaya niya. Talagang pag-aralan ang kinalabasan ng kompetisyon sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa musika sa maikling panahon nang siya ay tila hindi lamang isang malawak na kaalaman sa alpha. Ngunit din ang isang napakataas na antas ng kadalubhasaan kapag ito dumating sa pagtugtog ng alpha. May bakas ng hinala sa mga mata Margo. Basta habang tatanungin niya sana si Cyrus kung bakit ang dami niyang alam tungkol sa alpha, bumangon si Wyatt at lumapit sa Jada, na binibigkas sa mahinang boses, "Huwag kang magalit, Ms. Morales. Ang iyong mga kasanayan sa alpha ay talagang katanji tangi. Naniniwala na hindi ka pamilyar dito dahil ito ay matagal na mula noong huli kang tumugtog ng alpha. Dahil inamin ko na ang pagkatalo, hindi ako pupunta para maghanap ng anumang dahilan para sa aking sarili." Si Jada ay isang napakababaeng may tiwala sa sarili. Matapos magdusa ng pagkatalo sa kompetisyon, naiintindihan niyang nararanasan niya ang isang maraming pagkabigo. Gayunpaman, bilang kagandahang loob, siya pa rin pinanatili ang isang neutral na ekspresyon sa kanyang mukha nang hindi nagpapakita anumang emosyon. Si Wyatt ay tila wala sa sarili sa kung ano. Jada was trying to say and responded in a rather mayabang na tono habang nakataas ang kilay, "I believe that. Ang iyong mga kasanayan sa kalaunan ay bubuti hanggat inilagay mo pagsisikap na magsanay ng regular sa paglipas ng panahon. Ngunit kung ikaw gusto mong maabot ang punto kung saan magagawa mong makipagkompetensya laban sa akin, kailangan mo pa ring magsikap." Ang mga mata ni Wyatt ay kumikinang sa pagmamalaki at pagnanasa habang sila nanatiling nakatutok kay Jada sa kabuuan ng kanyang pagsasalita. Sa sandaling marinig ni Jada ang kanyang sinabi, isang kislap ng disgust ang kumislap sa kanyang mga mata, pagkatapos ay lumingon siya sa paligid at aalis na sana. Siyempre, hinding-hindi papalampasin ni Cindy ang ganoong bagay pagkakataon na hiyain siya, kaya iniabot niya ang kanyang kamay para pigilan si Jada at tuyain sa isang agresibong tono. "Jada, huwag kang umalis. Hindi ba napakayabang mo dati? Bakit ang tahimik mo ngayon, ha? Emph. Ano bang ikinatutuwa mo? Ang nanalo ng kompetisyon ngayon ay hindi ikaw, boyfriend mo yon. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang ipagmalaki at ipagmalaki ito?" Sabi ni Jada sa hindi karaniwang kalmadong tono, nakatingin bakante kay Cindy. "Hindi mahalaga sa akin kahit hindi ako. Sino ang nakatalo sa iyo? Ito ay isang kasiya siyang kinalabasan para sa ako basta nagpapatunay na mas madami ang boyfriend ko talented kaysa sa iyo." Cindy curved her lips into a smirk at nagpatuloy. "Para kaming mga babae, naghahanap ng magandang partner ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Gaano man makapangyarihan ang isang babae, hinding-hindi niya kakayanin. Nagagawa ang anumang bagay ng walang tulong ng matagumpay na tao. Hindi tulad ng ilang mga hanggal, hindi ako ikakasal sa isang tanga. Nagbibiro lang sila kapag magiging masaya daw sila in the long run." As Cindy nagsalita, sinulyapan niya sina Cyrus at Margo, ang mga mata nito puno ng paghamak. Nakaramdam si Cyrus ng matinding galit sa loob niya narinig ko ang sinabi ni Cindy. Siya ay provoked sa kanya at paulit-ulit sa kabila ng katotohanan siya ay hindi kailanman bumigkas ng isang salita sa buong oras.
Alam na alam ni Jada ang sinusubukan ni Cindy, sabi niya, kaya napag-alitan siya habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Cindy, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Oh, please. Nagsasabi lang ako ng totoo. Well, I guess ilang babae ay walang ibang pagpipilian kundi ang magpakasal eh. Walang kwenta dahil walang may gusto sa kanila. Huwag sa tingin mo, mayabang na sabi ni Cindy, na biglang sumugod malakas na tawa. Nawala ang galit ni Margo at agad na umakyat kay Cindy at tinuro ang daliri niya. Cindy, ano ba impyerno ang ibig mong sabihin? I mean no disrespect. Bakit ka nagkakaganya? Akala mo ba niloloko kita? Cindy gumanti ng nakakaasar na panunuya. Oo, Ms. Suarez. Naniniwala ka ba na isa ka pati yung mga babaeng yun? Sa tingin mo ang iyong kasintahan ay isang good for nothing din, hindi ba? Quiet echoed with a beaming grin. Ikaw, si Margo dinaig ng galit sa narinig kanilang mga pahayag. Gayunpaman, siya ay ganap na walang alam tungkol sa kung paano kokontrahin ang argumento. The sight of Wyatt and Cindy panlilibak Margo at ang sabay kaba ni Abby. Siya subconsciously sabay tingin kay Cyrus at nagulat ito makitang nakatayo lang siya na parang wala nangyari. Nabigo at galit na galit, lumingon siya sa paligid at umungol sa kanya, lalaki ka ba talaga? Cyrus. Ang pinsan ko ay kinukot siya dahil sa iyo, gayunpaman nakatayo ka pa rin dito na tulala, walang ginagawa. Tulungan mo siya. Bastos ka. With that, pasimpleng itinoon ni Cyrus ang tingin kay Abby nang walang sinasabi ni isang salita. Pinandilatan siya ni Abby at ngumisi nang galit na galit, bakit ka nakatitig sa akin? Yun. Ano ang punto? May pumulot lang sa akin pinsan at sinabing isa kang walang kwenta. Bakit hindi ka ba sumasagot? How do you expect me to respond? You think I'm a good for nothing din, hindi ba? Sagot ni Cyrus isang tuwid na mukha. Agad namang nagulat si Abby sa kanyang mga komento. At isang kislap ng kawalan ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Para sa sandali, wala siyang mahanap na salita para sabihin. Pagkatapos noon, sumambulat sina Cindy at Wyatt walang pigil na tawa ulit. Hoy, guys, I swear sinusubukan lang nating manggulo kasama niya nung sinabi namin yun, pero narinig mo ba yung sinabi niya sinabi lang? Yung tipong umamin na siya walang kwenta. Ito ay katawa-tawa, si Wyatt ay. Sa katunayan, hindi ka panipaniwalang naiinggit kay Callum para makuha engaged sa isang tulad ni Margo, samantalang siya ay nagkaroon lamang si Cindy, na hindi kayang hawakan ng kandila si Margo. Sa makatuwid, sinamantala ni Wyatt ang pagkakataon na hiyain si Cyrus mailabas ang frustration niya. Ang lahat ng tao sa Harp Club ay agad na sumabog pagtawa, pagsasalita sa tahimik na tono sa isa't isa habang nakaturo ang kanilang mga daliri sa direksyon ni Cyrus. Pagkatapos ng lahat, ang mga tunay na duwag lamang ang personal aminin na sila ay ganap na walang halaga. Margo, Cyrus, huwag mo na lang silang pansinin. Tara na. Ang mabait na si Jada ay nakaranas ng pagkakasala dahil naniniwala siya na siya ang may pananagutan kung ano man ang nangyari ngayong araw. Wala siyang gusto higit pa sa paalisin si Cyrus, Margo, at ang sarili niya roon. Sa lalong madaling panahon sa sandaling napansin niya kung paano sila lahat sila ay nagbabato ng insulto sa mukha ni Cyrus. Nang mapansin ni Abby na nakahanda na sila umalis, sumigaw niya si Cyrus na kakapasong titig na masama. Galit na galit, Cyrus, ikaw ang pinakaduwag na lalaki sa akin. Kailanman nakita. Hindi ako makapaniwala sa isang talunan na katulad mo umiiral. Ikaw na bastos, pumunta ka sa impyerno. Gayunpaman, pagkatapos ng Margo, nagkaroon si Abby at Jada. Ilang hakbang pasulong, nagulat sila. Matuklasan na si Cyrus ay talagang walang intensyon aalis. Sa kabaligtaran, siya ay nakatayo pa rin at titig na titig sa mga nanunuya sa kanya ng composed expression sa mukha niya. Kabanata 256. Isang layabout na hindi makatugtog ng harp.
Nakita kong nagtatawanan ang mga tao sa Harp Club, nais ni Cyrus, Jada at Margo na umalis sa lugar bilang sa lalong madaling panahon upang maprotektahan ang kanyang pride mula sa masaktan. Samantala, nag-iinit ang mukha ni Abby sa galit ang tingin sa kanya ay isang ganap na duwag. Isang tao na ni hindi man lang naglakas loob na magsalita ng kahit isang salita para lumaban kahit na binubuli. Gayunpaman, nang makalayo sila ng ilang hakbang, nagulat sila nang makitang wala si Cyrus. Sumunod sa kanila. Sa totoo lang, hindi siya gumalaw sa kinaroroonan niya. Ay nakatayo. Anong kalokohan ang ginagawa mo, Cyrus? Terena. Huwag mong sabihin sa akin na natutuwa kang pinagtatawanan nila. Sabi ni Abby, may apoy sa kanyang mga mata. Napakunot ang noo ni Jada. Parang naiinis din siya kay Cyrus. Oo, Cyrus. Let's go. Pagyaya niya. Kahit na nagigilty siya simula nung naging sanhi siya ng sitwasyon nila, galit pa rin siya sa kanya. Siya walang nagawa para pigilan sina Cindy at Wyatt. Ipagtanggol si Margo nang ipahiya nila ito sa pagkakaroon ng walang kwentang kasintahan. Si Jada ay hindi materialistic, kaya hindi siya tumingin pababa kay Cyrus dahil sa kanyang kahirapan. Ngunit sa iyon, sandali, nagkaroon siya ng epiphany at napagtanto kung bakit si Abby hinamak siya sa ganoong antas. Hindi pinansin ni Cyrus ang sinabi ni Abby at Jada. Siya lumapit kay Wyatt at nagtanong sa mahinahong boses, ikaw ay profesor ng Topworth Music College, tama ba? Tama. Hindi ko ine-expect na isang talunan na katulad mo ang maririnig. About our college, sagot ni Wyatt na may kasamang sarkastikong ngiti. Emph. Ang Topworth Music College ay isang subpar na institusyong pang-edukasyon sa ating bansa. Ang maaaring sanay ang mga mag-aaral at guro ng kolehiyo sa pagtugtog ng alpa, ngunit ang kanilang pag-unawa sa nakakaawa ang instrumento sa kabuuan. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Cyrus habang nakatutok ang mga mata niya kay Wyatt. Sa totoo lang, patuloy niya, kung ang mga tao ay nagturo o nag-aral sa Topworth Music College ng higit sa 10 taon. Dati, baka nahihiya pa sila sa sarili nila. Ako can't believe that you're, winagayway niya ang braso niya sa natitira sa Wyatt. Proud ito dahil tinanggap ka ni ganyang kolehiyo. Nakakatuwa. Lahat ng tao sa karamihan, kabilang ang mga nagkaroon pinagtawanan si Cyrus, naiwan sa isang estado ng purong kawalang paniwala, namumungay ang kanilang mga mata mula sa kanilang mga socket. Naiwan din si Jada saglit na nakanganga, nakatitig si Cyrus na may mga mata na puno ng pagdududa. Cyrus talaga ang daming alam tungkol sa Topworth Music College. Siya. Bulalas. Sa katunayan, lahat ng kahit kaunti ay alam bagay tungkol sa mga alpa ay alam na tama si Cyrus. Ito ay dahil lamang sa malaking tagumpay ng iilan sa mga alumni ng Topworth Music College sa industriya ng musika na hindi na kaya ng mga tao na gumawa ng ganoon. Mapanlate na pahayag tungkol sa institusyon. Si Cindy, gayunpaman, ay ganap na hindi alam ito. Siya. Natatawa ang ulo niya nang marinig ang sinabi nito, parang ito ang pinaka nakakatawang biro na narinig niya. Ikaw bumpkin. Ano ang pinagsasabi mo? Ngayon ba ay sa iyo unang beses na nakakita ng alpa? Wala ka man lang. Kaunting pag-unawa dito at sa tingin mo ay kaya mo sumisigaw ng kalokohan dito. Naisip niya na ang pagtalakay ni Cyrus sa musika ay bilang katawa-tawa bilang isang katulong na nagpapaliwanag kung paano uminom ng whiskey eleganteng habang namimili ng mga sangkap sa palengke. Hindi pinansin ni Cyrus si Cindy. Sa halip, siya itinoon niya ang kanyang mga mata kay Wyatt at nagpatuloy, kahit na ang Topworth Music College ay subpar, ito ay talagang nagproduce ilang pambihirang harpa. Bilang isang propesor ng kolehiyo, hindi maganda ang ginawa mo nang gumanap ng Claire Delun, sa publiko. Natatakot ako sa mga dean ng kolehiyo, magagalit sila kung nalaman nila. Ang mga sinabi ni Cyrus ay tumama kay Wyatt na parang bolt mula sa bughaw. Siya ay natigilan at na-freeze sa lugar,
ang kanyang mga mata malawak sa hindi paniniwala. Sa kabila ng katotohanan na ang iba pa sa karamihan natagpuan ang kanyang mga komento na katawa-tawa. Sila ay tumama sa isang hilaw nerve kay Wyatt dahil batid niya iyon si Cyrus ay nagsasabi ng totoo, at wala siyang paraan nakikipagtalo sa kanya. Ang pagkatalo ni Jada sa iyong mga kamay ngayon ay pangunahin. Dahil sa nervyos niya, at hindi dahil hindi siya nag-practice sa mahabang panahon. Kung hindi mo ibinunyag ang iyong tunay na pagkatao sa kanya bago ang kompetisyon, magkakaroon siya ng isang mas magandang pagkakataong manalo, sabi ni Cyrus na may kasamang A. Poker Face. Jada ay napuno ng isang kalabisan ng mga pagdududa bilang ribu-libong tanong ang tumatakbo sa kanyang isipan, nagtataka kung paano niya ito nalaman. Ayad na rin ang ibang tao sa hall. Pansin sa kanya sa sandaling iyon, habang nararamdaman nila iyon totoo ang sinabi niya, kung hindi, gagawin ni Wyatt. Pinabulaanan. Marunong ka talagang tumugtog ng alpa. Wyatt tanong sa mahinang boses pagkatapos ng ilang sandali na pag-aalinlangan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi ako makapaniwala na isang propesor ng Topcourt Music. Ang kolehiyo na tulad mo ay talagang nambubuli sa isang babae sa iyong antas kahusayan sa alpa. Natatakot ako sa pag-unlad ng kolehiyo ng mga pag-aaral ng alpa ay bumababa mula rito, Cyrus sabi sa napakadiin na tono. Ha, umisi si Wyatt at pinandilatan siya. Sa isang malakas tinig, tinanong niya, dahil marami kang alam tungkol sa mga alpa, paano ang tungkol sa isang maliit na kompetisyon? Oo naman, pero kung matalo ka, ikaw at ang girlfriend mo para lumuhad at humingi ng tawad sa fiancé ko. Cyrus. Sagot nito na may diretsyong mukha. Paano kung matalo ka? Balik tanong ni Wyatt, firm a good for nothing. Natural lang sa akin na talunin ka. Sagot ni Cyrus na may malawak na ngiti. Ikaw, nagalit si Wyatt sa kawalan ng hustisya. Ayon kay Cyrus, kung matatalo siya, kailangan niyang makuha ang kanya. Lumuhad sa lupa at humingi ng tawad kay Lavery. Gayunpaman, kung nanalo nga siya, walang parusang naghihintay Cyrus. Ito ay lubhang hindi patas. First time din niyang makakita ng umamin. Na siya ay isang walang kabuluhan, at tila ang taong pinag-uusapan ay hindi nakaramdam ng kahihiyan. Nang makitang nanatiling tahimik si Wyatt, tanong ni Cyrus sabay ngiti, "What's wrong? Don't have the guts ta. Makipagkompetensya sa isang walang kwentang katulad ko. Ikaw ba? Takot mawala, nabalisa," sumigaw si Wyatt sa tuktok ng kanyang boses, "Ha? Ako? Takot? Nakakatawa," sinulyapan lang siya ni Cyrus na may mahinang ngiti at walang sinabi. Sa sandaling iyon, isang napaka-unfriendly na boses. Umalangaw-ngaw sa paligid ng bulwagan. "Callum, layabout ka lang na naghahanap buhay sa pamamagitan ng pagpulot ng mga bote sa Solbury College araw-araw. Paano ka maaaring tumugtog ng alpa? Halika na. Tumigil ka na sa paggawa ng kaguluhan dito. Huwag mong ikahiya ang pamilyang Suarez pa." Lahat ng tao sa karamihan ay napalingon sa kanilang mga ulo sa entrance ng club pagkarinig nun. Ang nagsalita kanina ay wala maliban sa pinsan ni Cyrus si Carlsen. Sina Emma at Anita nakasunod sa kanya. Sa sandaling natanggap ni Carlsen ang balita na si Cyrus, sina Jada, Abby, at Emma ay nagkaproblema sa Harp Club, sumugod siya kasama sina Emma at Anita. Kaya pala nangyari na narinig nila ang usapan sa pagitan pagdating na pagdating nila Cyrus at Wyatt. Sa katunayan, pagkatapos umalis ng hotel sa gabi dati, sobrang curious si Carlsen sa kay Cyrus pagkakakilanlan at background, kaya pinapasok niya ang kanyang mga kaibigan Solbury para imbestigahan siya. Ang resulta ng imbestigasyon ay tumama kay Carlsen Pipi. Isang mahirap na estudyante lang pala si Cyrus na namumulot ng mga bote para mabuhay. Wala siyang yaman o impluwensya sa lahat. Pumulot ng mga bote, for a living. Napatingin ang lahat Cyrus sa isang kompletong estado ng pagkabigla. Sa totoo lang, akala ko siya ay isang kamanghamanghang harpist. Ay, hindi ko inaasahan na siya ay isang ganap na talunan. Same here.
hindi ako makapaniwala na isa siya sa mga iyon. Bastos. Matapos marinig ang sinabi ni Carlsen, nagtawanan ang mga tao at nagsimulang bulungan sa isa't isa, tinuturo. Cyrus. Bakit nakatayo ka pa dyan, Caleb? Tumigil ka, nagpapanggap na isang profesional. Terena, Carlsen. Lumakad papunta kay Cyrus at ninisyon siya ng masama tono. Walang pakialam na sinulyapan siya ni Cyrus, at saka isang poker face, sabi niya, sinong nagsabi sa iyo na isang layabout? Hindi marunong tumugtog ng alpha. Nag-enjoy din ang mga readers. Kamanghamanghang Johan nagtatrabaho sa ilalim ni Mr. Black. Nata 257. Parang ibang tao. Sino ang nagsabi sa iyo na ang isang layabout ay hindi marunong tumugtog ng alpha? Sa kumpiyansa ni Cyrus, bumagsak ang buong harp club sa katahimikan. Napako ang tingin ni Carlsen sa kanya. Siya ay sa ilalim ng impresyon na ang mga tao lamang na tunay matikas at marangal ay marunong tumugtog ng alpha, at isang layabout na namumulot ng mga bote para mabuhay tulad ng gagawin ni Cyrus. Hindi kailanman may kinalaman sa ganitong uri ng instrumento. Gayunpaman, hindi mahanap ni Carlsen ang anumang mga salita pabulaanan siya, kaya nauutos siya, ha? Do you think I care tungkol sa iyo? Halika na. Huwag mong purihin ang iyong sarili. Nag-aalala ako na ipapahiya mo ang pamilya ng Suarez. Si Cyrus ang fiancé ko, Carlsen. Wala ka sa posisyon mag-alala kung magdudulot ba siya ng kahihiyan sa atin. Meron akong kanyang likod, declare ni Margo habang tumatayo sa tabi ni Cyrus. Masasabi ni Jada sa sinabi ni Cyrus siya. Ay bihasa sa pagtugtog ng alpha, tama, siya chimed in. Sinusuportahan ko rin si Cyrus. Hindi siya profesional na harpist, kaya kahit na siya ay natalo sa Wyatt, walang dapat ikahiya. Sinusuportahan ko rin si Cyrus. Sumunod naman si Abby. Hinamak pa ni Abby sina Carlsen, Emma, at Anita higit pa sa kinasusuklaman niya si Cyrus, na itinuturing niya isang walang kwentang talunan, kaya sigurado siyang tatayo sa gilid ni Margo. Nanatili siyang nag-aalinlangan tungkol sa mga sinasabi ni Cyrus na siya ay talagang tumugtog ng alpha, bagaman. Damn it! What are you doing? Are you all out of ang iyong isip? Naniniwala ka talaga na isang mahirap na estudyante? Sino ang namumulot ng mga bote para hanapin ang makatugtog ng alpha? Baliw ka talaga! Lahat kayo baliw! Carlsen sigaw, nanlilisik ang tatlo niyang pinsan, namumungay ang butas ng ilong. Hindi siya pinansin ni Callum at sa halip ay tinanong niya si Wyatt. So, tatanggapin mo ba ang hamon ko? Bago pa makasagot si Wyatt. Nagmamadaling sumagot si Cindy, why not? I don't think may matatalo ang boyfriend mo, kilabot ka. Napangiti naman si Wyatt. Kaya niya. Sabihin na may malalim na pag-unawa si Cyrus sa alpha at medyo bihasa pa sa pagtugtog nito. Nagkaroon siya. Nakahinga na lang ng maluwag nang dumating si Carlsen para kumulo. Problema, iniisip na maaari niyang tumanggi na makipagkompetensya. Ginamit ni Cyrus ang dahilan na hindi kwalipikado si Cyrus, tama na. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang Cindy na iyon ay sumasang-ayon sa kanyang ngalan. Dahil tinanggap ni Cindy ang hamon, kaya niya hindi ito tinanggihan, kaya't naglakas loob siya at sinabing, ikaw. Maaaring magpas siya ang piraso. Sigurado ka ba? Binigyan siya ni Cyrus ng isang matamis na ngiti. Pagkatapos sa napakakalmang tono, nagtanong siya, paano? Ballad Fantastic, ni Henry Etrenier. Nagulat ang lahat ng tao sa karamihan. Ang pinili ni Cyrus kabilang sina Jada at Wyatt, na nakakaalam pinakamahusay na alpha sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang Ballad Fantastic, ni Henry Etrenier maaaring ituring na ang pinakakilalang alpha solo. Ang dahilan kung bakit kilala ang piraso na ito ay hindi dahil lamang ito ay maganda at sikat, ngunit din dahil isa ito sa pinakamahirap na solong alpha. Mga piraso hiniling nito ang paggamit ng buong saklaw ng instrumento at maraming pedal pati na rin ang bilis ng kidlat matikas pa ang utos ng mga kwerdas sa gitna ng piraso. Malaking resonance chords, tumpak na kidlat.
naglalaro, at napakaraming pidal ang ginawa nitong pyesa naghahaman sa naglalaro nito. Tanging kakayanin ng mga pambihirang bihas ang Alpa. Naglalabas ng kagandahan ng pyesa. Ang nakaraang piraso, Clair de Lune, na Jada at kaka-perform pa lang ni Wyatt, ay mas simple paghahambing sa isang ito. Ang isang malaking bilang ng mga Alpa ay may kakayahang tumugtog. Clair de Lune, habang iilan lamang ang namumukod tanging maaaring tumugtog ng Ballad Fantastic. Kasalukuyang inaayos ni Cyrus ang kanyang tingin kay Wyatt habang pinapanatili ang isang napaka-composed na ekspresyon sa kanyang mukha. Kung sa bagay, mula pa noong bata pa siya anak, tinuturuan siya ng kanyang ina kung paano maglaro ang alpa. Sa mga huling taon, gayunpaman, pagkatapos ng kanyang pagpanaw ina, tumigil siya sa kanyang mga aralin sa alpa. Kahit ngayon, doon ay isang makabuluhang bilang ng mga harp sheet sa kanyang apartment. Paminsan-minsan, dinadala sila ni Cyrus sa labas, tingnan mo kung kailan niya namimiss ang nanay niya dahil sila ay kanyang mga gamit. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagpakita ng Jonathan. Sa sandaling pumasok siya sa gusali ng harp club. Ang himig ng alpa ang nagdala ng masasayang alaala at damdaming na uugnay sa kanyang ina. Sa katunayan, si Carol lang ang nakakakilala kay Cyrus marunong tumugtog ng alpa. Sa kabila nito, kinasusuklaman niya ito dahil mayroon siyang impresyon na walang nagustuhan. Makinig sa mga piraso ng alpa at naang mga tao sa malaki Jean Astor ng mga lungsod ang piano. Sa mga mahihirap na panahon ni Cyrus, naisip niya tungkol sa paghahanap ng part-time na trabaho gamit ang kanyang talento sa paglalaro ang alpa para kumita ng pera. Gayunpaman, isang sertipiko ay kinakailangan para sa ganoong uri ng trabaho. Siya ay hindi kailanman kahit na sinubukan ng isang pagsubok sa alpa, pabayaan lamang nakakuha ng isang sertipiko, kaya sa huli, binitawan niya ang ideyang ito. Never in his wildest dreams did he expect that one araw na darating ang kasanayang ito. Nalaglag ang panga ni Wyatt sa lupa habang nakatitig Cyrus in a state of complete shock, hindi makapaniwala na talagang pipiliin niya kay Henry Etrenny pinakakahanga-hangang gawa. Ballad Fantastic. Natuto na siyang laruin noon pero siya hindi may sagawa ito sa paraang sapat na naihatid ang mood ng pyesa. Anuman, hindi siya naglakas loob na tanggihan ito dahil sa takot na mapapahiya siya kung si Cyrus lang pinili ang piraso ng musikang ito para lamang sa layunin ng nakakatakot sa kanya, kung sa bagay, si Cyrus. Ang kanyang sarili ay hindi nagawang laruin ito. Okay. Gaya ng iminungkahi mo, magpe-perform kami, Ballad Fantastic, sagot ni Wyatt na puno ng galit ngipin. Tumalikod si Cyrus at naglakad palapit kay Jada. Sa isang mahinang boses, tinanong niya, Jada, wala akong alpa. Maaari mo bang ipahiram sa akin ang sa iyo? Napakahirap i-play ang piyesang iyon, Cyrus. Sigurado ka bang kaya mo? Tanong ni Jada na nag-aalala. Cyrus. Nagsalubong ang mga kilay niya at nakasimangot. Oo, Cyrus, hindi mo kailangang hilahin ang stunt na ito. Kahit matalo ka, hindi mo kailangang ikahiya ito. Ngunit kung hindi mo kayang tugtugin ang piyesang pinili mo mismo, it'll be really embarrassing, sinubukan din ni Margo na paniwalaan kanya. Huwag kang mag-alala. I'm very familiar with this piece. Hindi ka pababayaan. Trust me, binigyan siya ni Cyrus ng nakakapanatag na tingin, na may bakas ng ngiti sa labi. Sige na, sumang-ayon si Margo, bamantong hininga pagbibitiw. Pagkatapos ay humakbang si Cyrus patungo sa alpa ni Jada. Pagkatapos ng eleganteng pag-upo sa harap nito, marahan niyang hinawakan ang mga street. Ang lahat ay namangha sa kanyang dakilang karisma noong ipinatong niya ang mga kamay sa alpa. Agad na lumitaw siya, sobrang kaakit-akit na parang hindi siya ang parehong tao na nagkaroon, kakausap lang nila kanina. Itinoon ni Jada ang lahat ng kanyang atensyon kay Cyrus. Mukhang napaka-curious kung gaano siya kagaling sa pagtugtog ng alpa. Oh, please. Pwede bang tumigil na siya sa pagpapanggap? I'll never. Naniniwala na ang talunan na ito ay tunay na makakatugtog ng alpa. Emma.
Humuso habang sinusulyapan siya ni Casta, punong-puno ng mga mata. Paghamak. Turuan ang kilabot na ito ng isang aral na hindi-hindi niya malilimutan. Honey, tingnan natin kung may lakas pa siya ng loob na maging ganoon. Mayabang tapos matalo, sabi ni Cindy sa tonong confident as. Humarap siya kay Wyatt. Oo naman, bahagyang tumango si Wyatt. With that, siya pumunta sa kanyang alpa at dahan-dahang umupo.